Naging makabuluhan din ang simbang gabi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pati po ang mga Pinoy abroad na kiisa sa pagdiriwang ng misang bahagi na ng Paskong Pinoy. Balita natin ni Isay Reyes. Isa si Mang Alex sa mga dumalo sa simbang gabi sa makasaysayang Baraswain Church sa Bulacan. Kahit may edad na, pinilit niya makapagsiksikan sa mga tao, masunod lang ang panatan niya taon-taon. Dating ginagawa para sa poong. Ano po ang hilingan niyo ngayon, Pastor? Maligaya lahat ng tayo lahat. Ito rin ang paniwala ng daang-daang Katolikong nagsimba. Kaya bago pa man sumapit ang alas 4 na umaga, hanggang sa labas na ng simbahan ang kumpulan ng mga tao. Ganito rin ang naging sitwasyon sa simbahan ng St. Nicholas de Tolentin sa Kabanatuan City, Nueva Ecija. Kaya mga tindera ng puto, bumbong at bibingka umaribas sa dami ng mga mamimili. Ang magkaibigang ito dumayo para mula sa kabilang bayan para matikman ang special bibingka sa tapat ng simbahan. Libreng kape at pandesal naman ang maagang almusal ng mga nagsimba sa Coronadal City. Halos kulangin ang pagkain inihanda ng iba't ibang ahensya sa dami ng tao. Pero kahit siksikan at wala na halos maupuan sa loob ng simbahan, matiyagang nakinig sa sermon ng mga deboto na nakasentro sa RH Bill. Maging ang Filipino community sa Paris, France, nagsama-sama sa unang simbang gabi. Pagkatapos ng misa, pinag-agawa ng mga nagsimba ang mga binibendang kakanin, pansit, puto at turon. Isay Reyes, GMA News.